Tingnan po natin yung okra natin, guys, no. O, ang lapad po ng dahon niya, o. Ito po yung okra, okra guys, o. O, ang sarap. Promise. Ang sarap talaga ng okra pagkainin yung hilaw. Good morning. Good morning po sa lahat. Kamusta po kayo ngayon? So ngayon ay March 16 po ngayon, 2022. So ang ipakita ko lang po sa inyo ngayon ay gusto ko lang po i-share sa inyo yung aking bagong time na okra. So kung mapansin niyo po guys, yung aking tanim na bagong na okra ay medyo malapad talaga yung dahon, no? So pansin na po kayo. Ito lang muna ang ma-share ko sa inyo na video dahil wala pa akong mga ibang video na ma-share sa inyo. Sa to lang, maraming business nyo na po ito nakikita na okra ko, pero iba-iba po yung laki ng tubo nila yung pinakita ko sa inyo. So dito, kung mapansin nyo po yung okra ko, sobrang taba talaga, ang lapad ng dahon, maganda po yung tubo nila at walang sakit po na lumalapit, no? So tinanim po namin to January 24. So ngayon mayroon March, pagdating March 24, 1 month, so month, pag ngayon ay March 16, so maroon pa siyang 50 days, no? Bilangin lang po, January 24 hanggang ngayon, March 16, 50 days na po siya. So, ibig sabihin, after 50 days ay magpuyin na po tayo mag-harvest, no? So, ngayon, mag-harvest po kami ngayon. I-share ko po sa inyo kung paano po tayo mag-harvest. Actually, dapat kahapon po kami dito mag-harvest kasi yung iba medyo malaki na po, no? So, kumusta po kayo ngayon? Sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe po sa YouTube channel ko. At huwag niyo po kalimutan na pindutin niyo po yung notification bell. Pindutin niyo po yung bell all, no, para always po updated sa mga bagong upload ko. So, para sa gusto talaga matuto magtanim lahat ng mga uri ng gulay, no, i-share ko sa inyo lahat. So, hindi pa ako nakapag, ano, hindi ako talaga makapag araw-araw sa pag-upload dahil mahirapan ako, busy ako bilang ako po isang security guard. So, kula ako sa oras, no. Yun po ang inano ko, yung ako lang sa oras. So siguro pag mag full time YouTuber na po ako, siguro lahat ng mga kalaman ko, lahat ng mga experience ko pagtatanim ng iba't ibang mga gulay, i-share ko po sa inyo. Subaybayin lang po yung aking channel at saka patuloy lang po ako suportahan, no. So maraming salamat po sa inyong suporta, sa mga like at share, sa mga kaibigan ko na dyan. Maraming salamat po sila. So ngayon ipakita ko po, ito po yung tinatayuan ko dito. Ipakita ko sa inyo okra ko ito. Tingnan po natin yung okra natin, guys, no. O, ang lapad po ng dahon niya, o. Ang lapad talaga, no? Parang pwede pa mga pamaypay, oh. Ang lapad. Oh, ang lapad talaga. So ang taba talaga ng okra natin, grabe. So ito po, no? Ito yung puno niya. Tingnan po natin yung puno niya. Oh, ang laki po ng puno niya, oh. Oh, tingnan po natin. So ito na po yung ano niya. Ito na po yung first fruit niya, no? First fruit. So, unang bunga niya kasi first harvest po namin ngayon, no? Oo. So ngayon, ito po din yung bulaklak niya. Oh. Ang ganda po ng bulaklak, no, ang kulay. So ibig sabihin, pag maganda po yung bulaklak na lumabas dito, pag makita po natin, yung bunga niya ay talagang healthy din 'yan, no? Oh, makita din sa bulaklak. Saka sa dahon, guys. Ang importante po sa dahon, ang importante po sa katawan ng tanim ng time natin, importante po sa katawan ng tanim. Itong okra na nakita nyo ay yung pinaka-importante dito, yung part na yung pinaka-importante. Ito po yung dahon. Dahon po yung pinaka-importante dahil dahil sa dahon, doon po yung dahon ay nag-distribute ng nutrients papunta sa katawan, sa mga bunga ng time natin. Kasi ang dahon po ang unang ang nagsumisip-sip dito sa patabaan, lagay natin parang iniipon dito sa dahon. Kasi itong dahon parang kusina po ito, imbaka ng pagkain, tapos i-deliver po dito sa katawan ng main na katawan ng ating tanim, saka sa prutas doon sa bunga niya. So yun po, dahon po ang pinaka-importante. Kapag malaman po natin na malusog, magandang tubo ng time natin na sa magitan ng dahon, totoo niyan. Kasi pag magitan natin yung dahon, malit yung dahon, maging yelo yung dahon, ibig sabihin matama na yan at hindi mataba, hindi magandang tubo dyan. Pero pag makita natin yung dahon na medyo malapad siya at mataba po yung ito, tingnan po natin, mataba po yung pinaka ano niya, tangkay niya,
So, ibig sabihin, magandang tubo. So, maraming bunga din ang maiproduce ng tanim natin. So, patuloy tayo guys sa pag-harvest. Ito yung pag-harvest. Pwede natin anuhin lang sa kamay. Diretso. Ganon. Pero matigas, oh. Matigas siya. Gamitan po natin siya ng gunting dito. Siguro, yung iba dito, matanda na po dahil dapat kahapon nag-harvest po kami dito, no? So, patuloy po kami sa pag-harvest. After mag-harvest, pakita po namin sa inyo kung kano karami yung harvest namin ngayon. Pagkatapos ng ilang minuto, mga 1 hour po kami dito. So, natapos na rin po namin yung first harvest namin, yung first harvesting namin sa dito sa time namin na okra. So, ang ganda po, no? So, lahat ng pagod natin ay after po ng mga ilan araw lang, mga 50 days lang po ay nag-harvest, magsimula po tayo mag-harvest, no, dito sa okra. So, kung gusto kayo matuto magtanim ng gulay, panoorin po yung video ko, guys, kasi marami po kayo matutunan sa akin, step by step dinuturo ko po dito. So, kayo na, nag-harvest din po ako ng sitaw ko. Ngayon, sinabay ko. So, ito po yung harvest ko. Ngunti lang harvest ko ngayon ng sitaw dahil inatake po ng ulo yung sitaw ko ngayon, sayang, kasi yung last week, mga more than 2 weeks siguro dito na palagi umuulan. So, kaya hindi pa kayo nakipag-spray ng insecticide o yung mga pamatay ng uod. So, kasi umatake talaga yung mga uod, yung mga insecticide doon po sa mga time na lalo pa kumaulan, no? Doon po sa umatake, no? Kasi hindi po tayo makipag-spray kasi araw-araw yung umuulan, no? So, ngayon, siguro, okay lang. Importante, nakaharvest po tayo. So, hindi naman tayo surtihan lang talaga sa pagtatanim. Hindi tayo ibig sabihin na magaling tayo ma-farmers ay perfecto na po yung ginagawa natin. Hindi yan kasi may mga pagkakataon talaga yan, hindi po natin inaasahan na mangyayari yun, di ba? Katulad ng mga umatake ng mga uod, may insekto. Tapos yung panahon din, umuulan, bumabagyo, di ba? So, kung makalusot tayo sa ganyang sitwasyon, so siguro marami pong tayong ma-harvest, di ba? So, ito po yung harvest ko, ipakita po namin. Ito po yung okra. Okra guys, oh. Oh, ang sarap. Kasi dito, hindi po kami nag-spray dito. Bihira lang. So ngayon, week hindi kami nag-spray. So tikma po natin yung okra kung anong lasa na kainin po natin ng hilaw. Hindi ko alam kasi yung okra kasi makati sa kamay pag nag-harvest po tayo. Kailangan mag-harvest tayo ng okra. Dapat makaklabs po tayo para protection po sa kamay natin. Kasi Makati talaga. So ito, hindi ko alam kung Makati to. Kainin po natin to ng hilaw. Kung anong lasa nito. Kasi yung iba, masarap daw kinakain yung hilaw, no? Para ipakita ko sa inyo na hindi kargado ng medisina yung mga tanim ko, no? Parang mimeter ko lang kung kailangan inspirehan ko. Pag hindi ko naka-inspirehan. Para naman to sa mga ano lang. Para pagkain lang natin to, di ba? Promise. Ang sarap talaga ng okra pagkainin yung hilaw. Matamis siya. Matamis siya tapos sobrang crunchy po. Masarap talaga. Hindi ako nandidiri na kainin. Medyo malaway talaga siya pag kainin natin ng hilaw. Ang sarap. Crunchy talaga siya. Pwede nyo kainin guys. Saw-saw lang suka. Kasi yung iba nag-ibis talaga na yung hilaw pang press na press talaga ito. Press pram talaga ito. Ang sarap. Hindi naman ako nasusuka dito. Tingnan nyo pong mukha ko. Wala talaga. Subukan yung kainin guys. Matamis siya. Matamis na marutong. Kaya lang, sobrang malaway po siya masyado sa lalim. Pag lunokin po natin, parang nababara yung balon na natin dito pag lunok natin. Kaya, malaway talaga siya, parang malakit yung laway niya. Kasi malaway po yung okra. Ito yung pinakatas niya. Okay na, wala na, oh. Matamis talaga siya. Subukan nyo po guys, ang sarap. Sarap kainin, no? Kung magtanim kayo, huwag nyo pag-isprihan ng mga systemic or anong uri ng chemical. Pwede nyo isprihan ng organic pesticide or organic fertilizer. So next time, turuan ko pa kayo kung paano mag-ispray ng organic pesticide at organic insecticide. So try ko step by step, no? Abangan nyo lang
anuhan niyo po yung aking ano, yung aking YouTube channel, abangan niyo lang kasi marami pa kayong marami pa kayong mapanood sa akin ng mga video talaga. So mayroon pa akong craft production guide, no? Yung craft production guide ko po ay i-share ko po sa inyo lahat ng laman ng libro ko. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. Kung saan ako ngayon, huwag po kayong magpakawalang pag-asa. Laban lang tayo sa kahirapan. Sa panahon ngayon, lalong mahal po yung mga bilihin. Lalo po yung gasolina guys, sobrang mahal ng gasolina. So ako, 150 po yung perte ko yung balikan mula dito sa Langalang Kota Airport. So yung monthly for 5, yung sahod ko kunti lang. So yung sahod ko kulang pa sa gasolina. So kaya, ang sinasabi ko sa inyo guys, ay gumawa po kayo ng pamaraan, magkaroon po kayo ng extra income, no, para kadagdag kita po natin. Kasi kung asala po yung isang kita natin, isang sildo lang, ay sigurado maanga pa tayo dahil ngayon sobrang mahal ng bibili, no. So inanyahan ko po kayo lahat na mag-time din kayo ng gulay. Kasi ang pag-time ng gulay, madali lang guys, after ilang months lang, more than 1 month, ay makapag-harvest na po tayo. Katulad sitaw, 45 days lang, harvest na po tayo. Dito sa okra, 50 days lang po, harvest na po tayo, no. So kung hindi nyo po alam kung paano magtanim ng mga gulay, i-search lang yung channel ko, John Libby, Vegetable Cereal Farming. Or contact kayo sa akin, PM kayo sa akin. Kung gusto nyo matuto, turuan ko po kayo, no? Step by step, ituturo ko pa sa inyo. Huwag nyo kalimutan guys, subscribe yung channel natin, pindutin yung notification bell para always pakabitin sa mga bagong upload natin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you for watching. Kung sama kayo, ingat po kayo palagi. Bye po sa inyo lahat.